Samantala po, ilang mga nasa likod ng nakawan ng motorsiklo sa Metro Manila at sa Bulacan, nalambat sa mga operasyon ng mga otoridad. Kabilang na dyan, ang isang miyembro ng isang carnapping group, ang sentro ng balita mula kay Bien Manalo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng HPG Bulacan sa ikinasang entrapment operation sa May Kawayan, Bulacan. Kinilala ang sospek na si alias J, 27 taong gulang at residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa imbestigasyon ng mga pulis, napag-alam ang miyembro si alias J ng kasaway carnapping group na responsable sa mga insidente ng nakawan ng motorsiklo sa Bulacan at mga Karatig probinsya. Sina ang sistema nila, yun nga, umiikot, naghahanap ng mga motor na, alam mo na, yung mga makante, sinasakay mismo sa van. Tapos pagka nakakuha na sila ngayon, dinadala nila dito sa Manila na area. So allegedly, sabi niya, isa port area, yung Pier 2 yata yun, doon dinadala yung mga unit. And siniship daw papuntang Mindanao. Samantala, sapol naman sa CCTV ang pagnanakaw ng motor ng dalawang lalaki na hinihinalang mga kasabwat ng grupo sa isang subdivision sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, mayroong 6 na miyembro ang grupo na kasalukuyang tinutugis na ng mga otoridad. Kabilang ang itinuturong leader ng grupo na kinilalang si alias John Paul na isang notorious na magnanakaw na napag-alamang may 12 warrant of arrest ng kasong carnapping sa Quezon City. Kalaboso rin sa operasyon ang mag-asawa na residente ng Muntinlupa City na bumibili umano ng mga nakaw na motor sa grupo ni alias J at saka ipagbibili rin. Pero tumanggi ang mga ito na magsalita. Nakuha rin mula sa suspect ang ignition keys at mga motorsiklo. Sa kulungan naman, magdiriwang ng kanyang kaarawan si alias J na magbe-birthday bukas. Kwento niya, dahil sa matinding pangangailangan, ay kumapit siya sa patalim at napagdesisyon ng sumama sa grupo. Nangangamba rin daw siya sa seguridad ng kanyang kaanak na maaaring balikan ng kanyang mga kasamahan. May panawagan siya sa kanyang mga kasamahan maging sa kanilang mga nabiktima. Talagang itigil nila yan, sir. Hindi maganda, hindi marin maganda, nakahira rin ang pamilya, sir. Oo, napakapit ako sa nila, sir. So, pangangailangan ko rin. Nahingi po ang tawad sa kanila, sir. Sana po patawad nila ako. May ipagtulungan po ako para makita yung mga ngayon, sir. Mahaharap sa kasong paglabag sa anti-carnapping law si alias J, habang sasampahan naman ng kasong paglabag sa anti-fencing law ang mag-asawa. Patuloy ang manhunt follow-up operation ng mga otoridad sa iba pang kasabwat ng sospek. Bien Manalo, para sa Bayan.